Oh, yeah. Nakatakot kaya itong umpisa ko yung truck. Durog ko talaga dyan pag bumagsak sa iyan. Lalo yung mga container van. Mga nakapatong lang yun eh. So, defensive driving guys, no? Para makaiwas tayo sa aksidente. Feeling nyo madidikitan na kayo ng kasabayan nyo sa kalsada, kayo na lang din ang umiwas. Defensive driving. Marami kasing nakikipag-gitgitan ngayon eh, yung makikipagsabayan talaga sa'yo, yung parang sinusubukan nila kung gano'n ka kagaling, gano'n ka mabilis, ganyan. Yung kahit na anong gawin mong ingat, pero yung mga kasabay mo sa kalsada, hindi nag-iingat, eh, madadamay ka pa. No? Kaya, defensive driving is the key talaga. So, parang sa basketball yan, yung ayaw mong madikitan ka kasi maaagaw sa'yo yung bola, ganun. No? So, iwasan natin na may dumikit sa atin at iwasan din natin na tayo yung didikit. So, yun. Ka-adventure. Lalo na, nako, ganitong kalsada. Bukol-bukol yung mga asfalto. Hindi ko maintindihan tong MacArthur Highway na to. Gagawin ngayon, bukas sisirain, tapos iiwan ang nakatiwangwang. No? Kung hindi man iwan ang nakatiwangwang, i-asfalto nila. E syempre, kadadaan ng mga sasakyan, pumapaling yung pagkakalapat ng asfalto, nagkakabukol-bukol. So, nagiging delikado yun para sa mga motoristang kagaya natin, no? Lalo na sa mga nakamotor kasi syempre binabalansi lang naman natin yung sasakyan natin sa pamamagitan ng dalawang gulong at ng bigat ng katawan natin. So ganun binabalansi ang motor, kaya napakadelikado talaga kapag ka may nadaanan tayong hindi pantay na kalsada o yung mga nakaumbok o yung mga bukol-bukol, no? Lalo yung mga ano, steel plate na nakalatag sa kalsada. Yung mga steel plate na iniiwan ng mga ano, water concessionaire, yan, kagaya niyan, yung mga ganyan gumagawa ngayong gabi. Bukas yan, iiwanan nila yan, may mga nakalatag na steel plate. So, sa umaga, visible yan, makikita mo yan, pero sa gabi, ang hirap mapansin yan, no? Kaya pagka nagkamali ka,
sobrang bilis mo at nadaan ka dyan sa mga steel plate na yan, eh maaari kang tumumba o madulas. Kaya kailangan nating pag-ingatan, no? Ayan, no? Ang hirap punawain ng mga kalsada dito sa Pilipinas, no? Kapag ka may mga butas-butas na, mga lubak-lubak na, ayusin nila. Minsan nga, hindi pa nga butas-butas eh. Hindi pa nga mga bako-bako eh. Naayos na. Di ba? Madalas nga natin sinasabi na matino pa yung kalsada, sinisira na. Buo pa yung kalsada, papalitan na agad ng bago. Ayan, ang mga steel plate. Oh. Nasabi ko sa iyo, adventure, mag-ingat po tayo sa kalsada. Ayan. Kapag ka kasi nadaanan mo yan, nakamotor ka, tapos nadaanan mo yung steel plate na yan, at mahina ang balansi mo, talagang madudulas ka dyan, no? Tapos, sasabayan mo pa ganitong truck. So, may papayo ko sa inyo, adventure. Yan, no? Steel plate. May papayo ko sa inyo, adventure, kapag kaganyan ang klase ng kalsada, matuto po tayong magtanda, no? Kumbaga, kabisaduin natin yung kalsadang dinadaanan natin, no? At saka, huwag tayong masyadong magmadali, huwag tayong masyadong magmabilis, kung hindi naman kailangan magmabilis, no? So, ingatan po natin ang ating mga sarili. Lagi po nating tatandaan na may pamilyang naghihintay sa atin sa bahay. Kung hindi naman natin kailangang magmadali, kalma lang, di ba? Kalma-kalma lang sa pagdadrive. No? Lagi ko nga sinasabi sa mga kaibigan ko at mga kakilala ko na nagmumotor din. Kapag ka may gustong mauna, paunahin nyo, no? Bigyan nyo ng daan kapag ka gustong mauna. Huwag kayong makipagkarera o makipagunahan dyan kasi syempre, buhay nyo ang nakasalalay dyan. Okay? So, kapag ka hindi nyo kayang unahan, paunahin nyo. Ganun lang kasimple. No, kaysa pipilitin mong makipag unahan para makalusot dun sa nasa unahan mo, magdalawang isip ka, ka-adventure na, kasi baka mapahama ka. So, kalma-kalma lang tayo sa kalsada, pero huwag naman yung kalmang napakabagal mo naman kasi makaka-apekto ka naman nun sa ibang motorista, no? Hindi lang po mabibilis magpatakbo ang mga naa-aksidente. Naa-aksidente din po yung mga mababagal. Alam mo, madalas po naa-aksidente yung mga kasunod nyo, no? Kung sobrang bagal nyo magpatakbo, yung mga nasa likod nyo, yun, naa-aksidente yun. Kasi pipilitin nun na lusutan kayo, no? Pipilitin nilang makalusot sa inyo dahil sobrang bagal nyo. Kaya dapat iniisip din natin yung mga nakakasabay natin sa kalsada. Dapo, kalmado. Kanina ko sinasabi ko kanina, kalma-kalma lang, no? Pero ngayon sinasabi ko naman, huwag masyadong kalmado. No? So, balansihin lang natin. Kung magmamabilis kayo, ilagay nyo sa tamang lugar o sa tamang pagkakataon. Kung magbabagal kayo, ganun din. Ilagay din sa tamang pagkakataon. Okay? Para makaiwas po tayo sa aksidente, hindi tayo makaabala sa kalsada. So, marami kasing naaabala dahil lang sa pagkakamali ng iilan.
no? Kaya tayo mga nakamotor minsan na nasisisi eh. Lagi daw nating kasalanan kasi tayo mga nakamotor eh, singit ng singit, suot ng suot, basta kasya ibibilit. Kaya matuto po tayo, no? Matuto po tayo. Pag-aralan po nating mabuti ang pagmamaneho. Okay, ka-adventure? So, hanggang dito na lang. At kailangan ko makalusot dito sa mga truck na to. Kasi napakadelikado kung mga truck yung nasa gilid mo. Okay? So, ka-adventure, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa Mixing Vlog na ito. So, hanggang dito na lang, ka-adventure. Maraming salamat. Ka-adventure, lagi mo tatandaan, maging mabuti ka. Gawin mo ang tama. Kahit walang nakakakita. Okay? Peace out. Ron TV, Adventurero.